Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa electric kettle. Tara po, gawin na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong gagawin natin. Alamin po natin kung bakit po hindi umiinit ang electric kettle na ito. Magsisimula po tayo sa kanyang saksakan. Doon tayong magsimulang mag troubleshoot. Gagamit tayo ng tester. I-set natin yung tester natin sa continuity, yung sa buzzer. Yan. Nasa continuity na tayo. So, sa buzzer. Testing. Yan. Dito tayo magsisimula sa saksakan. Pag sinaksak mo kasi ito sa outlet, ay papasok dito ang kuryente, tapos lalabas dito. Nakikita niyo po ba yung dalawang parang tuldok na to? Ito yung isa, ito yung ikalawa. Line 1 at saka line 2. Diyan lalabas ang kuryente. I-test natin sa tester kung buo ba ito. Testing na. I-test natin sa tester. Yan. Testing natin yung tester. Yan. Nag-buzzer siya. Yung isang linya, pagsamahin natin yung test LED o test probe. Yan, pagdikitin natin. Tapos yung isang test probe, i-anapin natin sa dalawa kung sila ba ang magkadugtong o magkasama. Dapat magbabuzzer siya kung buo siya o sila ang magkadugtong. Yun. Bali, ito yung dito pumasok, dito ang kanyang labas. Yan, dito siya lumabas. Yung isa pa, palitin natin yung dati, lipat natin dito sa kabila. Yan. Ito yung pumasok dito yung kuryente at dito ang labas. Yan. Ibig sabihin po niyan ay buo ito. Buo. Nasa electric kettle ang problema. Nandyan ang problema. Buksan na natin. Wala. Yan o. Hindi siya nag-buzzer. On natin yung switch niya sa taas. May switch kasi yan. On natin. Ito yung on niya sa taas. Naka-off pa siya. On natin. Yan. Yan. Testingin na natin. Naka-on na yung switch niya dun sa taas. Dapat magbabuzzer na yan. Kung buo. Ayan o. Wala. Hindi siya nagbabuzzer. Ibig sabihin, hindi tumutuloy hanggang coil o yung ether coil niya, hindi tumutuloy ang tester. Ibig sabihin, hindi buo. Aalamin natin.
Oo, naka-on naman siya. Buksan na natin. Inko, pampabilis ng trabaho. Buksan na natin. Alisin natin yung connection para makapag-test tayo. Ite-test natin itong socket na ito. Ito. Alisin natin yung kanyang connection. Paghiwalay natin. Yan. Natanggalan natin yung kanyang wire. Bali pala, itong sandali lang. Dito, pagka pinatong mo yung kanyang base o yung kuryente, tatama dito yan sa dalawa. Yung tinest natin kanina na may wire. Tapos, ang labas nila ay dito. Dito at saka dito. Kung line 1 ito, ito yung line 2. Galing dito yan sa dalawa na to. Dapat buo yan. Pagka pumasok dito, dapat lalabas dito at dito. I-test natin kung lumalabas dyan. Testing natin. Nasa continuity pa rin tayo. Buzzer na lang yung ating pagkikinggan dito. Buzzer. Yun, nagbabuzzer siya. Ilagay ko dito sa isa, sa line, sa L. Yan, sa L siya. Nakita ko rito, yan o, may nakalagay na L. Natin kung maliliwanag pa natin. May nakalagay rito ng L. Ito, nakapatong yung isang prop o test LED. Tapos, lalagay ko rito yung isa. Pipili tayo sa dalawa kung alin dito yung magkasama o magkadugtong. Wala. Hindi siya nag-buzzer. Dapat dito ay mag-buzzer siya. Wala. Walang nagbabuzzer. Ibig sabihin, sira itong line. Lipat natin sa kabila. Dito sa N o neutral. Yun. Itong N o neutral ay buo siya. Nag-buzzer siya. Buo. Dito sa L o sa line, hindi siya nag-buzzer. Ibig sabihin, yung kuryenteng pumasok na galing dun sa base, dun sa pinakita ko sa inyo, tinest natin, ay kahit pala dumidikit yung dalawang tuldok sa magkabilang ito, kahit pala dumidikit, ay hindi pala dumadiretso rito sa kanyang ether coil. Hindi pala siya dumadiretso. Hindi pala ito buo. May sira pala itong kanyang pinagpapatungan ng base. Ito, sira pala ito, hindi buo. Ito pala ang sira. Ang gagawin natin ay hindi na natin gagamitin yung kaninang ginamit nating base niya, yung base niya. Hindi na natin gagamitin 'yon. Irerekta na lang natin. Hindi na natin gagamitan ng base. Ipapakita ko sa inyo kung paano yan gawin. I-share ko na sa inyo kung paano natin yan gagawin. Ito yung nakalagay dito. Yung sa L. Yan, nakalagay dito yung kanina. Tinanggal lang natin. Itong puti ay nakalagay sa N o sa neutral. Dito nakalagay yan. Ang gagawin natin dyan ay gagamit tayo ng wire. Ito wire ito ng washing. Ito na lang gagamitin nating
saksakan. Pero hindi na siya o nakapix na siya. Hindi na siya di bunot na gagamitan pa ng base. Ito. Pakita ko sa inyo kung paano. Eto na, nabakbakan na natin yung wire na gagamitin natin. Testingin muna natin ito kung buo. Ilagay pa rin natin sa continuity o yung sa buzzer mode. Yan, naka-continuity na siya. Te-testing natin yung kanyang buzzer. Dapat mag-buzzer siya. Yan. Ibig sabihin, okay ang tester natin. Itong dalawang ito, pagsamahin natin. Tapos, ipagsamahin din natin itong isang prop OLED. Test LED. At, ididikit natin dito. Dapat mag-buzzer siya kung buo siya. Yan, buo. Dapat mag-buzzer din itong kabila. Yan, buo siya. Ibig sabihin, pwede ang saksakan na to o ang wire na to. Pwede natin siyang gamitin dahil buo siya. Ito ang gagawin natin. Bunutin natin itong kulay pula na wire. Yan, nakakonek ito sa L o sa line. Kahit alin dito, mapa-black, mapa-puti, wala namang problema ito kahit saan ito mapunta. Dahil ito naman ay AC. Walang polarity. At pagsamahin natin. Ito. Bakbakin ko muna ito para mapagsama natin. Ito na. Nabakbak na natin. Pagsamahin na natin itong pula at puti. Tapos ipitin na lang natin siya para maubigpit. Tapos iilahin ko. Ayan, maigpit na siya. At ibabalot ko siya ng tape, electrical tape. Yan, natip na natin yung isa, yung line. Bunutin naman natin yung isa pa, yung neutral o yung N, yung kulay puti. Bunutin natin. Yan. Pagsamahin naman natin itong kulay black at puti. Huwag na nating bakbakan yung puti o yung black pala. O yung ito. Yan. Bago natin ibalik o ilagay ang takip, subukan natin. At kunin natin yung dulo ng saksakan. Ito yon. Tapos na kunin natin yung tester. Naka-continuity pa rin yan. Testing natin yung tester. Dapat mag-buzzer siya. Yun, nag-buzzer. Ibig sabihin, okay yung tester natin. At kunin natin tong saksakan. Tig-isa sila ng test LED o test probe. Pag
isuksok natin sa butas, tapos yan, ganyan. Dapat pag inon ko yung susi nit, susi. Pag inon ko yung switch, eto, ayan yung switch niya, eto. Dapat mag-buzzer siya. Yun, mag-buzzer na siya. On kule. Yan, mag-buzzer siya. Ibig sabihin, okay na itong ginawa natin. Dumadiretso na yung kuryente hanggang coil. Ayos na, ibalik na natin. Ilayo pala natin itong wire na to sa kanyang ether coil dito. Huwag nyo itong ididikit. Kasi pag mainit kasi ito, ito kasi yung nagpapainit sa tubig. Mainit kasi ito. Hindi natin pwedeng idikit ito. Lalambot yung wire o masusunog. Dapat lagi itong malayo. Ang gagawin natin para maipasok natin itong wire ay magtatabas tayo dito o magbabawas. Yan, tabas natin. Yan, pwede natin balik. Yan, balik natin. Yan siya, malayo siya sa ether coil. Yung wire, yan o, malayo siya. Ito na. Naipasok na natin. Yan. Subukan natin. Pagkakasya tubig. Ito. Nasaksak na natin at nalagyan natin na siya ng tubig. I-on na lang natin yung kanya switch. Yan. Umilaw na yung kanyang ilaw. Hintayin natin kung magmamatik siya. Yan. Sumasalikit na dyan. Yan, umusok na. Yun. Nagmatik na siya. Ibig sabihin, okay na yung ginawa natin. Ayos na. At ganun nga po ang ginawa kong pag-aayos dun sa electric kettle. Kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at mag-share na rin. Salamat po sa panonood. Thank you.